Today, sa video na to, pag-uusapan natin yung mga tips or ways paano ka ba mamimiss ng ex mo. Ako nga pala si Ate Chris and this is Pag-ibig Advice TV. Dito, bibigyan ka namin ng mga tips and advices na makakatulong sa love life mo. So if bago ka sa akin channel, please do me a favor by liking this video and subscribing to my channel. Napaka-importanting ma-realize na kaya tayo namimiss ng boyfriend natin o ng girlfriend natin dahil alam nila na mas masaya sila kapag kasama tayo compared kung hindi natin sila kasama. Kaya lang, kung nakipag-break sila sa'yo, ibig sabihin lang at some point naisip nila na mas magiging masaya sila kung hindi ka nila makakasama. So dapat ibalik natin yung thought na yun sa kanila. Ibalik natin na dapat mamiss nila tayo at mas masaya kung kasama nila tayo. So ano ba yung mga paraan? Ano ba yung mga ways para mamiss tayo ng ating ex? Number one, give him space. Kung gusto mong mamiss ka ng ex mo, bigyan mo siya ng space. For example ha, sa isang relationship, if itong partner mo ay lagi mong kasama araw-araw, mamimiss mo kaya siya? But let us say nag-travel siya for 5 days na hindi ka kasama. So doon papasok yung feeling na namimiss mo siya, diba? So it's the same thing din sa ex mo. Nakipag-break na siya sa'yo, pero parang wala rin, nandiyan ka rin araw-araw kasi araw-araw mo siyang tinetext, tinatawagan. So hindi ka niya mamimiss kasi nandiyan ka pa rin. So kung gusto mong mamiss ka ng ex mo at habulin ka uli niya, ma-attract siya sa'yo, give him or her space. Number two, focus on yourself. So instead of giving all your energy sa paghabol at sa pangungulit kay ex mo, why not take this time para improve mo yung sarili mo? Physically, emotionally, spiritually. And then try to engage in some activities na mas magiging positive ka. For example, exercising, going to the gym, try mo rin mag-baking, gardening. Kay any activity na magpo-produce ng positive output. Kasi alam nyo, human beings, we always have the tendency to be attracted doon sa positive person, doon sa happy person. So sa tingin mo ba, maa-attract ulit si ex sa'yo? Mamimiss ka ba niya kung nakikita niyang negative ka lagi at iyak ka ng iyak? So kung gusto mong mamiss ka ni ex mo, bumangon ka na dyan sa higaan mo. Stop the crying and start improving and loving yourself. Tip number 3, leverage your social media. Anong ibig sabihin nun? Possible na friend mo siya sa social media, diba? Si ex mo, friend mo siya sa social media. So, i-grab mo yung opportunity na makita niya yung mga posts mo about going out with friends, spending happy times, diba? And then, engage ka sa mga activities na nag-e-enjoy ka. So, i-post mo yung mga yun. Kasi, kapag nakita ng ex mo yung new version of you na full of positivity, for sure, mamimiss kang lalo nun. Tip number 4, make your ex jealous. So, itong part na tip na to, gagawin mo lang to kung comfortable ka kasi pagseselosin mo nga si ex. So, for example, no, imagine mo na si ex mo may dinedate ng bago. Ano kaya ang mararamdaman mo? Di ba mararamdaman mo na ayaw mong mapunta siya sa iba? Diba? So it's the same feeling na mararamdaman ng ex mo kung yun yung gagawin mo sa kanya na kunyari pagseselosin mo siya. Okay? Pero advice ko nga, gagawin mo lang tong tip na to kung comfortable ka at kung kaya mong gawin. Tip number 5, group activity. So paano ba tong group activity na to? So medyo tricky to gawin ha, pero kung magagawa mo successfully, napakalaki ng chance na talagang mamiss ka at hanap-hanapin ka at ma-attract talaga si ex sa'yo. So, paano to? Ang gagawin mo lang, try to make an activity with the group of friends na friends din ex mo. Yung common friends ninyo. So, make sure ma-invite din si ex mo ha, doon sa activity na yun. For example, meron kayong party or swimming, ganun. So, in that activity, you have to show to your ex na happy ka, nag-enjoy ka yung time na yon. And then, pero make sure na yung pag-enjoy mo at yung pagtawa mo at yung happiness na pinapakita mo ay real. Okay? Kaya nga lagi kong sinasabi sa iba kong video na focus on yourself, improve yourself. Para pag dumating yung point na to, totoo, genuine yung pinapakita mo. Kasi pag nakita ni ex na ganyan ka, ganyang masaya ka, imposibleng hindi ka niya mamiss, imposibleng hindi siya ma-attract sa'yo. Dahil ikaw na yan eh, that's your new version na full of positivity. Tip number 6, get a makeover. So tungkol pa rin sa'yo to. So pwede kang magpalit ng hairstyle, mag-change ng style sa pananamit, and then
kung tingin mo medyo nag-gain ka na ng weight, pwede ka rin mag-diet. Bakit kailangan ito? Eh, physical lang naman siya. Kasi looking amazing physically will really boost your confidence. And pag confident ka, anong mangyayari? It will show that positive ka, mas naging attractive ka, mas happy ka. Diba? Kaya nga, lagi kong ina-advise sa inyo, diba? Lagi kong sinasabi, focus on yourself. Kasi nga, ang tao, we have the tendency to be attracted dun sa taong masaya, dun sa taong positive. Okay? So, si ex mo, nandyan, nakita ka niya, ganyan ka na. Sa tingin ko, lalo ka niyang mamimiss, lalo siyang maa-attract sa'yo kapag nakita niya na nagbago ka na, nag-improve ka na. So, that's it. I hope matry niyo yung mga ways na to. Kung naniniwala ka naman, diba, na si ex mo ay mabuting tao at yung relationship ninyo ay very meaningful, why not do these ways? Why not try these tips para magkabalikan kayo? So again, this is Ate Chris and this is my channel. If you enjoy this video, if you enjoy watching this video, please hit like and subscribe to my channel. Thank you for watching!